Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, April 12. Ang Ebanghelyo natin ay Luke 24:13-35. Sabi ng Ebanghelyo, that very day, the first day of the week, two of Jesus' disciples were going to a village 7 miles from Jerusalem called Emmaus. And they were conversing about all the things that had occurred. And it happened that while they were conversing and debating, Jesus himself drew near and walked with them, but their eyes were prevented from recognizing him. Ito'y paulit-ulit mangyari sa lahat ng pagpapakita ng Panginoon ng muling na buhay, na hindi makikilala, hindi makakakilala ng mata ang itsura ni Jesus. Hindi ko alam kung ano naging itsura niya, but definitely, without faith, you don't recognize. At ang nangyari is, sobrang tutok sa kanilang pinag-uusapan at problema na hindi pinapansin ang kanilang kapaligiran. At sa kanilang kapaligiran, nariyan si Jesus. And I think valid hanggang ngayon, ang Panginoon araw-araw magpapakita sa atin. Araw-araw magpaparamdam na siya'y kasama kalagbay natin, na siya'y kasama sa paligid natin, na ma-encounter natin siya sa pamamagitan ng smile of a person, a word of encouragement, or an explanation, or a helping hand. Ma-encounter mo ang Panginoon talaga araw-araw sa iyong kapaligiran. But something prevent our eyes from recognizing. Ngayon, maging aware naman tayo. Sa tuwing may nangyayari sa araw-araw natin, sa araw na ito, subukan mo, yung mga from the people you encounter, you meet, you cross, kasama sa jeep sa pagpasok sa trabaho, o di kaya yung na-encounter mo sa opisina, whatever. All the persons you encounter today, be alert. Kasi ang Panginoon ay magpaparamdam sa pamamagitan ng mga tao at pangyayari sa iyong kapaligiran. Pangako nga niya, I am with you always, every day, until the end of the world. Kung hindi mo maramdaman, makikita o makilala, it's because something prevent in your eyes. Linisin po natin ngayon ang mata ng ating pananampalataya, and we will see and experience clearly the presence of Jesus today. Kung nagustuhan mo ang video ito, pass it on. Punuin natin ang good news ang social media. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.